Robert Williams underwent surgery on his left knee and will be sidelined 8 to 12 weeks. Yan nga ang hindi magandang balita para nga sa team ng Celtics. Bad news after bad news nga ang kanilang natatanggap kung kailan malapit pa naman na mag-umpisa ang NBA season. Hindi nga ito maganda para sa moral ng kanilang team at for sure na maapektuhan nga ang mga players sa season. Yung coach nila na suspinde tapos may mga injured players nga sila na hindi makakalaro agad next season. Kagaya na lamang ni Danilo Gallinari at ni Robert Williams. Hindi nga maganda ang pasok ng new season para nga sa team ng Boston matapos ng magandang pagtatapos nila last season. Pero let's see, last year diba nag-bounce back nga itong team ng Boston Celtics matapos nga na hindi sure kung papasok nga sila sa playoffs last year ay diretso nga sila sa NBA Finals. Talagang tinurnaround nga nila yung kanilang season. At ngayon ay abangan nga natin kung magagawa nila ito next season naman. Makaka-bounce back ba muli ang team ng Boston Celtics matapos ng mga hindi magandang balita sa kanila ngayong off-season? Ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang dahilan kung bakit bumalik itong si Andre Iguodala sa team ng Golden State Warriors. Well, in-announce nga ngayong araw na babalik pa nga daw itong si Iggy sa team ng Golden State. At pabirong sinisi niya nga itong si Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green at pati na rin si Steve Kerr at si Bob Myers. Pero lots of love nga daw talaga ang pinakita nila dito kay Andre Iguodala at talagang sinabi daw nila yung role na gagampanan niya sa team at naniniwala naman daw siya doon pati na nga rin daw si Coach Steve Kerr at si Stephen Curry. Sinabi niya pa nga kay Stephen Curry na last na nga daw ito. I'm letting you know, Steph, this is the last one. Pagod na siguro mga idol at parang gusto na rin siguro mag-retire na ito ni Iggy. Pero dahil sa pamimilit nga ng Golden State Warriors ay pinagbigyan niya pa nga ito at least one more year. At for sure na good news nga yan para sa team ng Golden State Warriors. May sure na veteran presence nga sila na malaking tulong next season. At ngayon nga ay pag-usapan nga natin ang balita patungkol sa minicamp ng Los Angeles Lakers sa San Diego. Nag-umpisa na nga ito mga idol. Pero linawin muna natin na hindi pa ito yung official training camp. Yung mga players nga lang daw talaga ang nag-organize nito sa pangunguna neto ni LeBron James. Sabi pa nga na present nga daw lahat bukod kay Dennis Schroeder dahil hindi pa nga siya lumalapag sa LA at may inaayos pa nga daw kaya absent siya sa day 1. At sa pag-uumpisa nga daw ng minicamp na ito mga idol ay parang sinabi na rin ng Lakers na ito nga daw ang kanilang magiging roster sa umpisa ng next season. Hindi na nga inaasahan din ng mga Lakers reporter na may trade pa na gagawin itong si Rob Pelinka. Kaya nga ngayon ay umpisa na nga sila sa pag-build ng chemistry as a team. Para nga mas magkakilala pa sila, mas maging pamilyar sa paglalaro ng bawat isa. Dahil marami nga ngayong bagong Lakers player na kinakailangan pa nga ng practice para nga talagang maging komportable dito sa Lakers team.